Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Robert Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Good morning po Ate Nelia, Ate Nelia Ramos, kapatid na Bernie Sanchez, Ate Ading and Kuya Dante Hinido, Mean Maala, magandang araw, Ate Susan Camungol, Kuya Eddie Sauler, Ate Mirna Sinfuente, Angel de Guzman, Lily Camianu, Ate Bel Cuenca, Maria Teresa Asturias, Ate Tess, magandang araw, Ate Flor Delisa Maynes, at Ate Delia Magkawas, magandang araw po. Ganun din po kaya Ate Louie Calitis, Ate Mirna Narciso, Marlet and Darren Sakdalan, Kuya Monjing, at Ate Ellen Gonzalez. Ayan, binati ko na po yung mga nasa ibabaw kasi sila po yung mga hindi ko nababate kapag natapos na po yung ating gawain. Kasi po ay natatabunan sila nung ilang mga comments at saka yung ilang mga ano tawag doon, yung pagpasok ng ilang mga tagapanood. Good morning everyone! Sa umaga pong ito, samahan po ninyo ako sa mga talata. Actually, tatlong talata po itong ating pagbubulayan pero isa lang po ang kanyang subject. Ito po ay matatagpuan sa 2 Corinthians 9:11, Proverbs 11:24, 2 Corinthians 9:6. Ganito po ang ating mababasa. 2 Corinthians 9:11 ang sabi, "You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God." Proverbs 11:24, "One man gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but becomes to poverty." 2 Corinthians 9:6, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously." Pagpalainawa ng Panginoon, ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita, na sa umaga pong ito'y ating pag-aaralan. Sa tatlong talatang aking binasa, isa'y sa lumang tipan at ang dalawa'y sa bagong tipan, ay nagpapakita lang po ito, Panginoon, mga kapatid, ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin at nagpapakita po ito ng ating responsibilidad bilang mga tao on how we can manage the resources and the blessings of God in our lives. Dito po ay pinapakita yung generosity, yung kabutihan ng Diyos at ginagawa raw tayo ng Diyos na pinagpapala upang maging pagpapala sa iba. Ang unang punto na gusto ko pong pagtuunan ng pansin, God gives us wealth so we can be generous. Pinagpapala tayo ng Diyos para tayo'y maging pagpapala. And many people don't understand the importance of generosity. They hold tight or they hold on tightly to what they own, unaware that selfishness often causes financial difficulties. The more you hold tightly on what you have, kahit gaano karami yan, minsan may kayamanan ka pero hindi ka masaya. Kasi ang sikreto po ng financial liberation at financial joy, yung joy of having finances, ay nasa pagiging generous. Ang susi po ng kaligayahan sa buhay ay yung natutunan mo na ikaw ay maging pagpapala sa iba. Gusto ko pong malinawan natin na anumang bagay na meron tayo ay biyaya ng Diyos. Wala naman tayong pag-aari talaga eh. Ang bawat isa sa atin ay katiwala. We are all stewards of everything. Katiwala tayo ng ating mga oras. Katiwala tayo ng mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, katulad ng pamilya, ng asawa, ng anak, ng ari-arian, anumang bagay. Kahit saan mo isuling yung mata mo at meron kang napagtuunan ng pansin na sa tingin mo ay pag-aari mo, kapatid, katiwala ka lang yan. So anumang bagay na meron tayo sa buhay, katiwala tayo, ibig sabihin, marapat lang na ilagay natin yan sa kamay ng Diyos. Ibigay natin ito sa Kanya upang Kanyang patuloy na pagpalain at palaguin kasi Kanya naman yan. Huwag natin kalilimutan na lahat ng bagay na meron tayo ipinagkatiwala ng Diyos with reiteration. Magiging sakim, magiging madamot at makasarili tayo kung sasabihin natin tayo ang may pag-aari ng mga bagay na ito dahil
Diyos ang nagbigay at sa kanyang pag-aari ang lahat, pinakamainam na lagi nating ibigay at ipagkatiwala ito sa kanya. Alam niyo po, if you give God your talent, God will multiply your talent. If you give God your energy, He will give you more energy and He will multiply your energy. If you give God your time, God will give you more time because He will multiply it. If you give God your money, He will multiply your money. If you give God your relationship, He will bless your relationship. Whatever you give to God, He will bless and He will give it back to you. Yun ang prinsipyong natutunan ko po at nakita ko maging sa mga bayani ng pananampalataya. Kaya po napakahalaga na we have the right attitude with wealth. We have the right attitude with money. We have the right attitude with all the material things that we have. So, pag-aralan po natin sandali ngayon, yung proper attitude on giving. Una, ang una ko pong gustong matutunan natin, give from the thankful heart or give from a thankful heart. Ito po yung lagi namin binabanggit kapag mag-o-offering na sa church. 2 Corinthians 9:7. Ano po sabi ron? God is interested in your heart, not just in our actions. O, interesado ang Diyos sa kondisyon ng puso kung bakit natin ginawa ang isang bagay. And that involves not only giving, but praying, fasting, at anumang uri ng pagpapakabanal. Hindi po dapat yung action lang ang pinagtutuunan ng pansin. Kaya galit ang mga Paris, galit ang Diyos sa mga Pharisees. Kasi yung mga Pharisees, they are doing outwardly, pero inwardly ay hindi naman totoo. They are giving alms, they are giving tithes, they are doing holiness outwardly para ipakita sa tao. Pero ang sabi ng Diyos, sila ay parang mga nityong pinaputi, pero ang loob ay bulok. So God is interested in your heart, not just your action. Sabi ng 2 Corinthians 9:7, babasahin ko na po, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. No, not reluctantly, hindi nabibigatan o nauubliga or under compulsion, sapagkat gusto ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So yun po yung unang prinsipyo o ikalawang prinsipyong dapat nating makita. Aside from the fact that God owns everything and He will bless us to be generous, ang gusto ng Diyos, in our generosity, dapat masaya tayo. Dapat pag nagbibigay tayo, masaya. Hindi nahihirapan, hindi nauubliga lang. Ngayon po, ang dami pong nagbibigay pero masama ang loob. Dahil obligasyon po nila, yung mga barangay captain, ako, masasakit ang mga ulo niyan kasi nangako sila ng mga eleksyon, hindi ba? Pag-eleksyon, pangako dito, pangako doon. Yung mga mayor, pangako dito, pangako doon. Yung gobernador, pangako dito, pangako doon. Yung mga politiko, pangako dito, pangako doon. Ngayon na dapat nilang tuparin ang mga pangako, wala silang choice kundi maobligang magtupad ng pangako, hirap na hirap sila. Mabigat para sa kalooban nila. Why? Because they are doing it. Because they're doing it out of compulsion, under compulsion. At hindi dahil masaya. Hindi mo ba? Meron naman yung nagbibigay pero naka-television pa, nag-ahamon pa ng mga challenge. Pero ang sabi rito, huwag mo na pakialaman yung iba kung ayaw magbigay. Ang interesado rito is not just the action eh. Kasi yung action na yon ng pagtulong, meron pong motibo yon. At yun po ang tinitingnan ng Diyos kung paano ibinibigay. Well, wala naman tayong kakayahan at karapatang humatol kung ano yung ginagawa. Kung bahala ho sila, responsibilidad nila yon. Pero tayo, ng mga mananampalataya ngayong umaga ang hinahamon. Pag tumutulong ba tayo? Are we being generous from a thankful heart? So give with the right attitude. Amen? Pangalawa, don't give as a financial transaction to get rich. Yung iba, kasi lagi nga narinig, magbigay at ikay pagpapalayo, sik-sik, lig-lig, umaapaw. Pero tandaan po natin,
do not give as a financial transaction to get rich. Na para bang, oh ito ha, 50 pesos binigay ko, tuparin mo pangako ko, Panginoon, gawin mo itong liglig, siksik, gawin mo 100. No? Many scripture tells us that God rewards generosity. Wala akong question doon. However, if self-interest is our primary motive for giving, we are making a major mistake. Ano ang Diyos? Lending? Or, ang tawag doon, investment? Ganun po ba? Ganun po ba tingin nyo? Minsan, oh, for the sake of argument, yeah, we are investing. But we are investing in the kingdom of God. Yung mga negosyante, mauutak yan eh. Pag nag-invest ng pera, gusto nila may return of investment. Tama naman po yun. Pero yung pagiging generous natin is also an investment, pero ang investment na ito sa kaharian ng Diyos. At kapag nagbigay tayo sa kaharian ng Diyos, maaaring hindi natin tanggapin literally kung ano yung ibinigay natin, pero ang investment na ito ay palalaguin ng Diyos for His kingdom, for His glory, para sa kanyang kaluwalhatian at para din naman sa ating investment. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Tandaan po ninyo, if self-interest is our primary motive for giving, we are making a major mistake. Instead, anong dapat? We should be glad to acknowledge God's love with our love, service, and gifts, and be happy to return to God what is really His. Kasi hindi naman, in the first place, hindi naman atin yan. Whatever we have right now, yung buhay natin, buhay mo ngayon, lalo kung mahina ka na, di ba? Kung mahina ka na, nakaka-guilty. Bakit? Nung kalakasan mo, hindi mo naisip ang Panginoon. Nung kalakasan mo, hindi mo nagamit yung kalakasan mo sa Panginoon. Ngayon, mahina ka na. Ngayon mo gustong gusto. Ngayon mo gusto magbalik. Nakikipag-bargain ka sa Panginoon. Lord, palakas mo pa ako konti. Maglilingkod ako sa iyo. Lord, pagalingin mo yung tuhod kong may rayuma. Maglilingkod ako sa iyo. Pero hindi mo naalala yun na malakas pa yung tuhod mo. Nakuha niyo po. Kaya ikaw na nakikinig sa akin ngayon, na kung bata-bata ka pa, give generously from a thankful heart. And don't make giving as a financial transaction to get rich. Tandaan po ninyo, not all generous Christians get rich. Hindi po lahat ng generous na Kristiyano yumaman. God promises to meet our needs and often rewards our generosity financially. However, ito na po yung punto ko, no? However, other times, the refreshment He gives is spiritual. Something much more precious than the material. Minsan ho kasi, ang gusto natin lagi, kung material ang ibinigay, pagbalik material. Ganito po yung interpret ng mga Pentecostal at mga charismatic na prosperity preacher ang mga talata ng Biblia. Give, and it will be given back to you. Akala nila laging material yon. Pero tandaan po ninyo, gusto kong makita ninyo ang example ng buhay ni Apostol Pablo. Let us look on his life as an example. Ano po ba si Pablo? Philippians 4:11 to 13. Basahin niyo po yun. Philippians 4:11 to 13. Ano po sabi ron? He poured his life out to touch the world for Christ. Yet, ano po sabi doon? He often found himself lacking in material things. Sa Pilipos 4:11-13, si Pablo natutong umasa sa tulong ng mga kapatiran. Siya yung nagbigay ng buong buhay. Siya yung nagbigay ng kanyang resources sa mga pagtulong at pagdamay, pero lagi po siya nasa pangangailangan. Ano natanggap niya? What did he receive? No? He received a deep relationship with God and a joyful spirit. Philippians chapter 2 verse 17, Philippians chapter 4 verse 4, at Colossians chapter 1 verse 24. Kayo na po magbasa ng mga talatang 'yon at 'yun po ang bunga ng generosity ni Paul. Walang kayamanang material,
Pero yung malalim na pakikipag-ugnayan at joyful spirit, yun po yung naging kapalit ng paglilingkod ni Apostol Pablo. So not all generous Christians get rich. Nakuha niyo po. Pero ang challenge, let us be generous. Be generous on what we have. When you give, you store up treasures in heaven. Yun po ang sigurado ako. We are refreshed physically, spiritually, or both while we are here on earth. But much more importantly, we store up treasures in heaven. Ano po sabi ng Matthew chapter 6, 19 to 20? Matthew 6, 19 to 20. Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Ano po susunod? But store up for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. Yung pong mga ipinagkakaloob ninyo sa Diyos ay pag-iipon po ninyo sa eternal na hindi kayang tangain, anayin, kalawangin, at hindi mananakaw. Amen? So, yun po yung prinsipyo, no? Sa pagkakaloob. Give with the right attitude. Give from a thankful heart. And don't give as a financial transaction to get rich. Susunod, give privately. Sabi po, give to please God. Not to put on a show in front of other people. Give secretly or privately. Privately in a sense na ikaw at ang Diyos ang may transaksyon. Hindi yung lagi nang naka-selfie. Hindi yung lagi nang naka-vlog. Hindi yung ipinapaalam pa sa mga tao. Alam ko po na mayroong exception tungkol sa bagay nito. No? There are exceptions, but in general rule, give privately. Mamaya yung exception, tatalakayin ko rin. Ano po? Pero ang sabi po ng Matthew 6:1, be careful not to do your act of righteousness before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Matthew 6:1. Mag-ingat daw kayo sa inyong mga gawain ng katuwiran. Acts of righteousness. Kasama po rin yung prayer, yung fasting, yung giving. Mag-ingat daw kayo na huwag itong makita ng iba sapagkat kapag ito'y nalaman nila, bayad ka na. Sabi nga, if you give money to an individual, it is often best to do so anonymously. And one way to do this could be to give cash to your missionary, to your pastor, to another trustworthy person who would then give to the person in need. Para hindi na malaman kung ikaw ang nagbigay, ipabigay mo sa iba. Yung mga trusted person. Alam niyo pa, tuwan-tuwa ako ng isang beses si Manny Pacquiao, no? May nakita po siya doon sa Rafi Tulfo in action na isang Nigerian na babae na African na ano tawag doon? Na parusahan ng kanyang amo, hindi yata pinasweldo. No? Alam niyo po, tinulungan ni Rafi Tulfo, pero nung nakita to ni Manny Pacquiao, nagbigay po siya ng $1,000 o $3,000 sa babae para makauwi ng kanyang bayan sa Africa. Hindi po ipinaalam ni Manny Pacquiao na sa kanya galing. Pero ito si Rafi Tulfo, ang ginawa, ibinulgar sa buong mundo na si Manny Pacquiao ang nagbigay. Alam naman po natin na maraming ganong klase ng pagtulong itong si Senator Manny Pacquiao. Hindi na pinapaalam. At alam niyo po, nakita ko, doon lalo siya pinagpapala ng Diyos. If you give money to an individual, it is often best to do so. Ngayon po, marami po ako nakikita sa television eh. No, lahat ng pagkilos, oo, nagbibigay naman. Nagbibigay ng mga sakong bigas. Nagbibigay ng mga kung ano-ano. Pero lagi nga ako naka-televise. Pero ang hamon po sa atin tayo, hindi naman po tayo ganun karaming pera o kung ano itutulong. Huwag nang ipaalam. Hindi po ba?
However, the Bible does not demand that we give secretly. Now, hindi naman yung utos na talagang lahat ng ating pagbibigay dapat secret. May pagkakataon din na dapat nalalaman ng iba. Kailan yun? No? One way to do this could be to give, ano tawag doon? To give na ang layunin mo ay magturo. Alimbawa, no? Ako, magbibigay ako para malaman ng misis ko na nagbigay ako. Why? Kasi accountable ako sa misis ko, parehas yung pera namin eh. Yung pera ko at pera ng misis ko, hindi sa. So, importante naman na ipaalam ko sa misis ko, mahal, magbibigay ako dito ha. Magbibigay ako kay ganun. Kasi pagmumulan to ng pag-aaway nyo, meron mga tao, nagbibigay nga bilang pagtulong, pero itinatago dahil may iba ring motibo. Nakuha nyo po. Na-discovery ko po ito. Ugat ito ng pag-aaway ng mga mag-asawa, lalo dito sa abroad. Yung isa nagpapadala doon sa pamilya niya, nililihim dito sa isa. So, hindi po dapat ganun. Minsan, kailangan nating ipaalam, hindi dahil para ipagyabang, kundi para ihingi natin ng opinyon at ng pagpapaalam. At minsan naman, para din makita ng ating mga anak at lumaki sila nang may puso ng generosity din. Kasi pag nalalaman ng mga anak, na yung tatay ko pala tumutulong kay ganon, yung tatay ko pala nagbibigay sa ganon, yung tatay ko pala regular yung tithes ipinibigay sa church, natututo rin sila sa larangan ng generosity. Nakuha niyo po? Jesus said not to give to be seen sa Matthew chapter 6. When he said this, he was telling us not to show off in front of other people. But few verses later, he made a similar point when he said to pray privately, not to show off publicly. The emphasis was on our motives. It was not to forbid praying publicly, but the motive behind the praying. And it's also the same with our giving. There are times when it's okay to let others know about your giving. No, gaya nga nung binanggit ko, sa asawa mo, ipaalam mo. And it would deprive your children of a good example if they never knew about your generosity. If there is somebody who need to learn, who need to know your generosity, are your children. Amen? Susunod, give humbly. Give humbly. Be humble. Enjoy the privilege of giving generously, but don't become proud about what you are doing. Remember that it is God who gives you the ability to share. Kung wala kang ma-share, ibig sabihin, wala kang isi-share. Hindi ka binigyan ng privilege. Pero pag meron kang ma-share, ibig sabihin nun, you are blessed. You are blessed and you are given a privilege to share. Be thankful for the privilege of giving. 1 Chronicles 29:14. Ano po ang sabi doon? But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you and we have given you only what comes from your hand. 1 Chronicles 19:14. At panghuli, do not be embarrassed if you can only give a little. Huwag kang mahiya kung ang contribution mo at ang maibibigay mo ay maliit. Do not be uncomfortable if you earn little and therefore don't have much money to give. God is interested in your heart. Give a percentage of what you have. Do not be embarrassed because you are not rich. 2 Corinthians 8:12. For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what he does not have. Kaya nga ang hamon, huwag kang magbibigay ng wala pa sa'yo. Huwag kang mangangako ng wala pa sa'yo. Dahil may laki ang tendensing hindi mo to matupad. Ibibigay mo lang yung bagay na nasa sa'yo. Amen? So, katulad po ng babaeng balo sa 1 Kings chapter 17, verse 7 to 16. Yung babaeng balong ito, nasa matinding kahirapan, dinatnan siya ng propeta Elias na namumulot na ng panggatong
para sa konting arena at mantika na meron siya upang gawing tinapay. Sa matinding kalagayang ito, dumating ang propeta, humingi ng tubig at kapirasong tinapay sa pangako na ito, ang bili ng Diyos na kung ito'y gagawin ng babae, ang kanyang tapayan ng arena at lagayan ng mantika ay hindi mauubusan ng laman. Hanggang sa pagpatak ng ulan at pagtigil ng tagtuyo. Lahat ng sinabi ng Diyos mula sa propeta ay naganap. Kasama ang mag-ina na hindi nagutom sa panahon ng tagtuyo. Bakit? Kasi po, dininig ng babae ang sinabi ng propeta Elias at ipinagkaloob niya ang bagay na meron siya para sa propeta. There's also a miracle in the Bible that Jesus did to teach this truth. The feeding of the 5,000 people. Yung meager gift ng bata, yung lunch ng bata, 2 isda at 5 tinapay, para yun sa kanyang baon. Binigay niya sa kamay ng Panginoon, pinarami ng Panginoon, at naging pagpapala sa 5,000 lalaki, at ang 12 bakol pa ang sumobra. Nang kinuha ni Jesus ang tinapay at isda, kanyang ipinalangin, pinagpala, pinagputol-putol, ipinamigay. It fed all 5,000 men. There were 5,000 witnesses to this miracle. Hindi lang napakain ng 5,000 nung pinulot nila ang labis, there were 12 baskets full of leftovers. Ganun po ang pagpapala. Ang prinsipyo ay simple. Matuto naman tayong magbigay muna. Huwag namang lagi na lang nakaasa. Subukan nating igawad sa Diyos ang mga bagay na meron tayo at hayaan natin siya ang magparami nito. Madaling ibigay ang alam mong sa Diyos ng galing. Pero kung ang lahat ng sayo'y pakiramdam mo'y bunga ng iyong lakas at ng iyong pagsisikap, mahihirapan kang itong ibigay. Huwag kalilimutan, biyaya lang ng Diyos kaya ka buhay ngayon. Biyaya lang ng Diyos kaya meron kang hininga. Biyaya ng Diyos kaya ka makapagluluto ng laman ng iyong refrigerator. Biyaya ng Diyos kaya ka makakatikim at makakalasa ng iyong niluto. Dahil kung gusto ng Diyos tanggalin ang iyong panlasa, wala kang magagawa. Magpasalamat ka kung may gana ka pang kumain, biyaya ito ng Diyos. Magpasalamat ka, meron ka pang malinaw na isipan at wala kang Alzheimer's. Magpasalamat ka, nakakatayo ka pa, wala pang rayuma ang tuhod. Magpasalamat ka, napapakinggan mo pa si Pastor Ruel ngayong umaga. Gano'ng makasakit ang mensaheng ipinapahayag. The question is, are you willing to give to God today? Huwag mo nang pigilan. Baka yung tangan mo ay magsisilbing instrumento, hindi lang para lalong pagpalain ang iyong buhay, kundi para maging pagpapala rin naman sa iba. Maghanap po tayo ng pagpapalain. Nandyan lang sila. Napakarami nila. Magandang araw po. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat. Thank you for blessing us. Thank you for giving us what we have. Thank you for the life. Thank you for the wisdom. Thank you for the right frame of mind. Thank you, Lord. Salamat po sapagkat lahat ng meron sa buhay namin, biyaya mo. Lahat ng meron kami, pagpapalang galing sa iyong kamay. Marami yun, Panginoon. Minsan po, nabubulagan lang kami ng katotohanan dahil ang tinitingnan namin ay ang meron ng iba at wala yung sa amin. Pero kung ang titingnan namin ay ang lahat ng meron kami, napakapalad namin. Kaya Panginoon, tulungan mo po kaming laging nandun sa ganong kaisipan na ang nakikita namin ay ang mabuting pagkilos ng iyong kamay. At tulungan mo kami na yung mga bagay na meron kami, hindi lang yung labis, kundi yung meron kami ay pwede rin naming ibigay sa iyo para pantulong sa iba. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, lalo na po yung mga nasa karamdaman. Ipuin mo po ang kanilang mga kamay. We are praying for Tatay David Marasigan. Nakahapon po ay isinugod sa emergency. Hindi ko po alam kung nakauwi po siya, Panginoon. Pero alam mo po, Ama, kung anong kalagayan kapag nadala sa emergency sa panahon ito. Alam ko po na walang kasama ang Tatay David doon. Alam ko po na maging ang kanyang mga mahal sa buhay, hindi siya madalaw, kami man ay hindi makadalaw. Ang hiling ko po ay pagalingin mo siya. At kung kalooban mo, makauwi na siya, Panginoon.
Ama, naniniwala po ako na ang kabutihan mo ay hindi nagkukulang, ang biyaya mo'y sapat. Ipuin mo po ang mga kapatid ko po na nagdadaan sa mga karamdaman ng buhay. Sina Atinaldi at Kuya Marcy sa tingin sa London, ang kanilang sambahayan. Meron silang mga karamdaman. Si Kuya Nestor Sinfuente, si Ate Elvi at si Kuya Pedro de Castro. Pagwalain mo po sila, Panginoon. Ang kanila pong mga karamdaman ay ipuin. Ang aming pong tatay, si Tate Boy, akin pong may bahay, si Dang, patuloy pong recovery at kalakasan. Si kapatid na Jules Masalunga, pagpalain mo rin siya, Panginoon. Ganon din po ang Nani Hema de Castro, si Ati Tessy Paredes Chu, si Kuya Eme, si Ati Mai, ang patuloy na kalakasan ng kanilang mga pangatawan. Ganon din po si Kuya Ikoy, si Ati Gaying, si Nani Anchang, at si Tate Bitoy, si Ati Mayet Rodriguez. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kapatid namin na dumadaan sa mga kabigatan ng buhay. Si Kuya Bobby Marasigan, ang aming kakang Lole Atanasio, si Nani Engay Hinido, si Nani Tating Sarial. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ang kanila pong mga pangangatawan. Lagi mo po silang samahan. I am also praying for Ate Nita Leyva, yan Nanay Honor, yung kanila pong pagbalik dito sa Winnipeg, sa kanila pong pagbalik sa May 22. Dalangin ko po ang iyong patnubay. Si Nanay Elong Santarin, patuloy mo rin pagpalain. Samahan mo po sila, Panginoon. Dalangin ko po na maranasan ng mga kapatid namin ito ang ibayo mong pagpapala, at ipahiram mo pa ang mga kalakasang ito upang ma-enjoy pa nila ang buhay. Maraming marami pong salamat, Panginoon, sa mga nakikinig ng Tinig ng Pag-asa ngayong umaga. Samahan mo po sila sa kanilang mga pagdaing at sa kanilang mga pangailangan. Pagkaloob mo sa kanila ang mga hiling ng kanilang mga puso, lalo na yung hindi naman labag sa iyong kalooban. Sa bagong araw na ito sa Winnipeg, pagkaloob mo po ang iyong pag-iingat at ang iyong mga kabutihan sa mga magpapahinga ngayong gabi sa Pilipinas, ikaw rin po ang magbigay ng kapahingahan. Maraming maraming salamat, Ama, sa iyo po ang lahat ng pagpupuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning, everyone. Magandang araw po, Kuya Pete and Ate Obi Inido. Sally Ramos, magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoon. Kumusta sa tatay mo at sa nanay mo? Magandang araw, Kuya Ikoy and Ate Gaying. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jen Makatumpag at Pastor Raymond, magandang araw. Kapatid na Tita Ponelas Castillo, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Miriam Galvan, Rolly Cosa rin, magandang araw mga kapatid. Si Ate Ine Camia Benigna Camia de Guzman, magandang araw pinsan. Si kapatid na Raquel Bayot, magandang araw. Si Miriam Advincula, ay pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Josephine Reyes, kay Adora Kamaliga, magandang araw po sa inyo. Pastor Albert Lopez, magandang araw sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Kumusta rin kay Agnes, kay Atenella Ramos, kay Zen Paus, magandang araw po. Kay Ate Marie at kay Kuya Manix Cruz, magandang araw po. Kay Kuya Larry Montillano, kay kapatid na Josephine Reyes, kay Ate Mirna Sapitan, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Army Tamunan, Army magandang araw. Kay Ate Obi Inido, kay Ate Ading Felizardo, good morning po. Kay Uraya, good morning kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ate Banji Magnaye, si Kuya Val Hernandez, Kuya Val magandang araw po. Si Ate Ditas at kay Kuya Vic Lara, magandang araw sa inyo. Kay Pastor Nicanor Galang, Pastor Nick magandang araw. Pagpalain po ang inyong sambahayan. Ganon din po kay Ate Nida Galang, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Bernadette Causaren, magandang araw. Kay kapatid na Raquel Bayot, magandang araw. Ate Mai, Ate Mayra Paredes Libertino, good morning Ate Mai. Kay Nanay Neneng Sintos, kay Ate Betty at kay Kuya Nick Bautista, praise the Lord. Salamat ako sa Panginoon na answered prayer na po sa
kay Doktora na girlfriend ni Nick Jan. Pagpalain kayo ng Panginoon, patuloy na kalakasan ang inyong maranasan. Ate Lloyda Bautista, magandang araw din. At kay Pastor Epi, good morning. Ganun din po kay Rowena Santarin, magandang araw. Kay kapatid na Rodante Kerubin, good morning po. Kuya Eric Maynes, good morning po. Kay Joanne Lontok, good morning. Kay Ate Neri Cabral, good morning po Ate Neri. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang inyong buong sambahayan. Good morning po sa mga taga Calgary Unida. Ate Delia and Kuya Van Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Ellen and Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo. Ayan, palagi ko nabati ko na po lahat. Yung mga hindi ko nabati, sorry ho, pero nalampasan po eh. Pero ang dami po nanood ngayon, all time high po yata ito. Umabot po tayo ng almost 80 viewers ngayong umaga. Maganda pala pag Wednesday, no? Good morning po sa inyo uli. Ito ang inyong lingkod. Si Pastor Welcamia, magkita-kita po tayo uli bukas o mamayang gabi kung gusto po ninyong mag-attend ng prayer meeting. 7:30 po ang prayer meeting. Magandang araw po, Ate Stella Sarmiento, Ate Louie Calitis, magandang araw po. Grayson, good morning! Ayan, poging-poging Grayson Calitis. Pogi niyan, yun. Mga Calitis, magaganda lalaki po talaga. Yun. Ayan, at kapatid na Dali, Villa Senior, good morning po sa inyo. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon, yung mga na-late. Sabi ni Ate Neri, na-late daw siya. Panoorin nyo na lang po ang replay. Again, gusto ko lang po ipaalala, manood po kayo doon sa YouTube. No, dalawa po, may account na po tayo ng Tinig ng Pag-asa. Inihiwalay ko na po, kung napansin ninyo, hindi na po ninyo nakikita sa YouTube channel ng Ruel Camia yung mga video ng Tinig ng Pag-asa. May sarili na pong YouTube account ang Tinig ng Pag-asa. Kaya kung kayo po ay medyo nalilate at hindi nyo po alam kung saan makikita ang Tinig ng Pag-asa, punta po kayo sa YouTube, i-type nyo po yung Tinig ng Pag-asa, meron na po siyang sariling YouTube account. Kaya kung gusto po ninyong i-share sa inyong mga kamag-anak, share nyo lang po yung YouTube account ng Tinig ng Pag-asa. By the way, ngayon, wala pa hong masyadong subscriber yon. Ang subscriber po lang ng Tinig ng Pag-asa ay, hindi ako nagkakamali, nasa 8, ganun. Wala pa hong 10. Pero kung lahat po kayong nanood ngayon at mag-stick po kayo sa panonood ng Tinig ng Pag-asa, puntahan nyo lang po yung Tinig ng Pag-asa YouTube account, click nyo yung subscribe at yung notification bell. Lagi na po kayong i-remind ng YouTube na meron na pong bagong video ang Tinig ng Pag-asa. Ang ginagawa ko po, isinishare ko lang sa Facebook. Pero matatagpuan po nyo yun lagi doon sa YouTube ng Tinig ng Pag-asa. Ayun, ngayon, kung gusto nyo naman ay pagluluto, at kayo na mga hindi pa nakasubscribe sa akin sa Ruel Camia YouTube channel ko, ay nako, sige kayo. You are not generous. Sa puntahan nyo naman po yung YouTube account ko, Ruel Camia, click nyo yung subscribe. No, para naman po kayo ay mapaalalahanan din ang akin naman pong the other side of Pastor Ruel. Hindi lang naman po mahilig magluto ng salita ng Diyos si Pastor Ruel. Mahilig din po akong magluto ng tunay na physical na pagkain. Nandun po yun sa kabilang channel ko, yung Ruel Camia channel. Yan. So, andun po. Kahapon po, nagluto ako ng laing, ginataang laing na may tulingan. Naku, panoorin yun. The best po yun. Ano po? O paano magsaing ng tulingan? Tapos, yung tulingan, ginawa ko pong ginataang laing. Isinaw ko. Naku, the best. Champion. No? At kung kayo po ay gusto ninyong magsimula ng negosyo, at pagluluto ang gusto ninyo, nandun po sa YouTube channel ko, makakapagsimula na kayo ng isang negosyo doon sa mga menu o recipe na pwede nyo gamitin para sa karinderya. Ayan. So, madali lang po yun. Panoorin nyo doon. Okay? So, magandang araw po. Good morning, kapatid na Lina Joy Gotdula. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Kita-kita tayo bukas dito sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.